Nandito tayo ngayon sa San Diego de Alcala Parish sa Polo, Valenzuela. Alam nyo ba na ang dating pangalan ng Valenzuela ay Polo? Dahil ang lugar na ito ay napapaligiran ng ilog. Kaya naman, nagmumukhang isang pulo. Naman na itong Valenzuela hanggang sa kasalukuyan bilang pagkilala kay Pio Valenzuela. Isang physician at miyembro ng katipunan noong panahon ng pananakop ng mga Kastila. Dito sa Valenzuela City, matatagpuan ang National Shrine of Our Lady of Fatima. Kaya samahanin niyo ako sa isa na namang lakbay simbahan dito sa Lakbay. Tuloy po kayo dito sa ating National Shrine of Our Lady of Fatima dito sa Marulas, Valenzuela City. So ang Fatima ay isang bayan sa kalagitnaan ng Portugal. Okay, so doon nangyari yung apparition o yung pagkapakita ng mahal na birhen sa tatlong bata, no? Habang sila ay nagpapastol, siyempre na kanilang alagang mga hayop ng tupa, no? Kaya ito ay isang lugar. So ang apparition ay yung pagpapakita, no? Pagpapakita nino, maaaring magpakita ang Panginoon. Maaaring nagpakita ngayon ay ang mahal na birhen ng sa Fatima. Nagpakita sa tatlong bata. Yung mga bata ay si Lucia, yung pinakamatanda. Then si Francisco at saka si Jacinta, yung magkapatid. Magulo noon, no? So everybody seeking for peace, no? At saka din yung paglago noong komunismo, no, sa Russia. Kaya nga yung part noong message is to pray for the conversion of Russia and for the peace, no, para sa kapayapaan sa mundo. Mayroong sikretong ipinahayag ang Our Lady of Fatima sa mga batang ito. Una ay ang pagwakas ng World War I at pagsisimula ng World War II. Pangalawa ay ang paglakas, gayon din naman ang pagbagsak ng communism. At ang ikatlo ay ang assassination attempt kay Pope John Paul II noong May 13, 1981. I read about yung memoir ni Sister Lucia, no? Na ang unang-una niya, at kaya ito siguro naging authentic eh, ang una niyang message ay walang iba kundi yung devotion nila sa Blessed Trinity. At ang ikalawa
ay para sa kapayapaan, no? Kapayapaan sa mundo, no? Na siguro naman hanggang ngayon kailangan natin, no? Conversion. May mga struggle yung mga bata. Si Sister Lucia, alam mismo yung nanay niya ayaw maniwala sa kanya. Yung dalawang bata, no, ay yung kanilang pain, no, na makita halimbawa yung purgatory, yung vision of hell. Then si Francisco, no, sabi niya, no, ayaw na niyang makita na nasasaktan si Jesus, no. Actually naglagay pa nga sila ng tali sa ano dito sa Baywang, no, na mayroong nuts, no. Iyon ay hinihigpita nila, no. Talagang in pain, malaging maikli para kin doon sa magkapatid na unang namatay si Francisco, no. Kasi during that time may pandemic din. Okay. If I'm not mistaken, Spanish flu, no. And then after ni Francisco ay si Jacinta, no, nadala pa siya doon sa ospital. Okay, so yung sufferings nila. Batang sina Francisco at Lucia ay na-canonize bilang mga santo noong year 2017 ni Pope Francis, kasabay ng paggunita sa 100th taong anibersaryo ng apparition sa Fatima. Ipinagdiriwang ang kanilang kapistahan tuwing February 20. Dahil sa pribilehiyo na ibinigay ng ni Pope Francis, no, sa atin ay binibigyan niya ng kapahintulutan na koronahan ang isang munting imahen ng Mahal na Birhen, ang Mahal na Birhen ng Fatima. At ito ay yung tinatawag na National Pilgrim Image of Our Lady of Fatima. Ano nga ba yung National Pilgrim Image of Our Lady of Fatima, no? So, una, no, way back 1967, on the 50th anniversary ng apparition ng Our Lady doon sa Fatima, ay sa paunguna ni Pope Paul VI, ay nag-bless siya ng, I think, 200 images, wooden images ng Mahal na Birhen ng Fatima to be distributed, no, sa lahat ng mga Catholic countries, no? At ito ay magiging tatawagin nga ng mga National Pilgrim Image. And then come 1986. Okay. 1986, alam natin February, then February 21 ng gabi, no? Nagnanawagan si Cardinal Sin. I wish you to pray and proceed to Edsa. Our two friends, Mr. Enrile and General Ramos, are in danger together with 250 soldiers. Sa lahat ng mga Katoliko to support and to pray for peace. Okay? Kaya, no, yung image na ito ay dinala noong nag-aalaga. I forgot his name, no? At ito ay dinala doon sa krame. At ito yung nakita natin na hawak-hawak ni, no, Fidel Ramos. No, na image. That image has become the image of the EDSA Peaceful Revolution. Year 2011, ang Our Lady of Fatima ay kinilalang patroness ng Valenzuela City ng City Council of Valenzuela, Ordinance Number 16, Series of 2011.
So ito ay naging National Shrine noong June 12, 1976. And from 1986, no, yung image according kay Archbishop Ramon Arguelles, ito ay na after the revolution, peaceful revolution, ito ay inikot ng mga general sa kanilang mga tahanan. And they were so touched na natuto daw sila magrosaryo, magdasal. Kaya magmula noon, so naging kilala siya. And then he was approached by then the Bishop of Malolos, Bishop Tirona, ngayon ay Archbishop Tria Tirona, na siguro mas maganda na ibigay na rito, i-turn over yung image dito sa National Shrine of Our Lady of Fatima. So naging nakatagapangalaga ito from 1999 up to present. No, it's actually ngayon nakita namin na meron pala kaming malaking pananagutan. Lamang para sa isang national shrine ang pagkakaroon ng regular liturgical celebrations upang lalong mapaglalim ang debosyon sa mahal na ina. Ngunit minarapat din nila dito na pangalagaan ang kalusugang pampisikal ng kanilang mga pinaglilingkuran. Ang talaga pong gawain ng komisyon na to ay tungkol po sa panlipo ng pakikipagtulungan. Isa po dito ay yung tinatawag nating sa mga emergency cases at kung tawagin nga po ito ay mukha ng paglilingkod. So ibig sabihin ko noong bawat ginawa ng tao, ginagawa niya ito sa kapwa niya, ginagawa niya ito kay Kristo. So, yun po. At usually, mainly, ito po yung charity works. Una po dyan yung tinatawag na lingap kalusugan, medical mission, yun po yun. So, mayroon din pa kami programa na tinatawag na Share a Rice. Dahil open po ang komisyon sa mga donations coming from different LGUs. Dahil yan po ay pinopromote naman po ng ating parokya, ng ating simbahan. Dahil para naman po makatulong doon sa mga nasasakupan nito. Kasama din po dyan yung disaster preparedness at mga programa ng emergency cases. Dito po sa Commission on Social Action ay nasasakupan niya po, una po ang dalawang kooperatiba kung saan ang Our Lady of Fatima Credit Cooperative ay nandito. Ang Fatima Apostolate of Valenzuela Multipurpose Cooperative ay nasasakupan din po nito. Ang Catholic Women's League, ang Knights of Columbus, at ang Daughters of Mary Immaculate. So tatlo po yung organization na yon na kaagapay ng Commission on Social Action. Tayo sa ating kusina sa Commission of Social Action. Tara po, let's go! Sige nga po sir, pwede niyo ba kami i-tour? Sa pag-rescue po, pag meron pong naano po sa simbahan. Bukod sa espiritual na pag-akay, malaki rin ang ginagampanang tungkulin ng National Shrine sa pangangailangang pangkabuhayan ng mga mananampalataya. Ang Our Lady of Fatima Credit Cooperative ay itinatag noong August 21,
1985. Ang pinakauna at pinakamatagal na parish-based cooperative dito sa lungsod ng Valenzuela. Kasi may mga parishioners tayo na nangangailangan ng puhunan na kanilang magagamit sa kanilang paghahanap buhay. So yun ang unang mithiin ng all of CCO. Ang tawag natin sa mga kasapi ng kooperatiba is kamay-ari. Katungkulan nila na sila ay magbalik ng pagbabayad. Kasi nga, sabi nga natin, inuutang nila yung pera. So sabi nga natin, ang inuutang dito is hindi yung pera, kundi yung trust. Diba? So dapat, yung tiwalang ibinigay sa inyo ng koop, ibalik mo. Sa kasalukuyan, nasa mahigit 4,000 na ang kasapian ng all of CCO. Nagsimula ito na within the parish lang. So after this, naging pangbuong Valenzuela. And then later on, upon the amendment of our bylaws, na-extend na ito sa Bulacan. Okay, so kinikita na natin yung mga nearby Bulacan province and somewhere in Manila. Since ito ay isang parish-based cooperative, yun lang unique na eh. Kasi hindi ito pang-komunidad, kundi kailangan Christ-centered ka. Centered ka rin kay Mama Mary. Diba? Ngayon, pagdating sa activities ng simbahan, well, 100% supported natin. Wini ka ng mahal na birhen kay Lucia, My Immaculate Heart will be your refuge and the way that will lead you to God. Thus, if we devote ourselves to the Immaculate Heart, Mary will lead us to her Son, Jesus Christ, and we will be on the way to heaven. Kaya naman naitatag ang World Apostolate of Fatima na siya rin huwaran para sa paglilingkod ng isang tanggapan dito sa National Shrine of Our Lady of Fatima. Tuloy meron niyang apat na core values eh. Yung obedience, chastity, charity, and humility. Okay, yung obedience, pagsunod sa kagustuhan ng Panginoon. Okay, obedience, siyempre, katulad ni Mama Mary, naging obedience sa pagganan ng yes. Yun naman chastity, yung kalinisan ng ating moral and spiritual, yun, in-imply namin din sa kooperatiba. Yung charity, of course, isa sa mga namin yan, yung pagtulong sa mga kapwa, especially sa mga members namin sa ng kooperatiba. Pero, ang sabi nga ng aming kura para ko, wag lang yung puro kita, wag lang yung puro members, kailangan community supportahan ninyo. And we are doing that. Doon naman sa humility, of course, we are trying to implement here, especially on our management. Tinaan namin yung tao. Tao is transparent. Okay? We are transparent to our members. Kahit nito'y kooperatiba, ang sabi na aming kura paroko, lahat ng organization, lahat ng kailangan mag-promote ng message ng Fatima. Kaya kami merong isang may isang image. Ngayon, merong isang image na naglilibot 'yon. May isang grupo namin naka-assign doon, tawag namin Dalaw Patrona. Pinupuntahan ng lahat ng mga members, pinaliliwanag ang message of Fatima, yung yung first Saturday devotion. Ipinaliliwanag 'yon. At siyempre, kooperatiba. After that, pinaliliwanag din naman ng kooperatiba. Panalangin at sakripisyo para sa kaligtasan ng ating kasalanan ang habilin ng Our Lady of Fatima. Kaya tuwing ipinagdiriwang natin ang kanyang kapistahan, ipinagdiriwang din natin ang ating katubusan. Okay, actually there are
to Major, the May 13, which is the first apparition, and yung ikalawa, yung October 13, yung last apparition, hindi man last apparition, kundi the miracle of the dancing sun. Okay? So dalawa yon. But, no, from May 13, meron pa rin kami mga maliliit na pista, no, in order to meditate and to reflect doon sa iba't ibang mga araw din ng pagpapakita ng Mahal na Birhen, no? So from May, June, July, August, September, October, no? Yung mga yung from June to September, yun ay yung mas simpleng pagpipista. Pero it's more on catechism. Okay. So ang lahat ay aming malugod na inaanayahan sa darating na 25 ng Pebrero para sa canonical coronation ng National Pilgrim Image ng Our Lady of Fatima. So aside from February 25, inanihan namin kayong lahat na makisa din sa aming first Saturday devotion, no? At ito ay nagsisimula sa Dawn Procession at 5 a.m. And with ito ay nagtatapos sa Banal na Misa sa ganap na ika-anim at kalahati na umaga. Meron din kaming 13th day devotion. Ito yung Eucharistic Adoration at Praying of the Chaplet of the Angel of Peace. So sana makasama namin kayo, no, at welcome kayo palagi dito sa National Shrine of Our Lady of Fatima. Naituro na ng mahal na ina sa pamamagitan ng tatlong batang kanyang hinirang ang kanyang mensahe upang makamit ang kapayapaan. Ito ay ang sa pamamagitan ng pananalangin at pagbabalik loob sa Diyos. Naway tumugon tayo sa tawag na ito. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang aming mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyong mga walang nakakaalaala. Si Kat Diaz. Marami pong salamat hanggang sa susunod na Lakbay Simbahan dito sa Lakbites!